Pastor Alaleen. At ang ating devotional for today is in Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Trusting in the Lord is so important. But sometimes it's difficult. Minsan, we are going through sa mga trials, circumstances na nangyayari sa ating buhay. Minsan, tinatanong mo or nagpe-pray ka, pero parang pakiramdam mo ay tahimik lang si Lord. Silence lang siya. But hold to your faith in such circumstances. Sabi nga po is, worry is a choice. You have to choose to put your trust in God. Ang buhay po natin at ang future po natin ay nakasalalay sa palad ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po is, when tayo po ay nagpe-pray sa Panginoong Diyos, sabihin mo, Lord, show me what to do, anong aking gagawin. Sabi nga po, lagi natin i-acknowledge ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Sabi nga po is, umaga pa lang, we ask the wisdom, the knowledge, the guidance, to active surrender in takes humility. God, what you want is the best for you, the best for us. I can do by my own. Lagi po natin sabihin na, sa Panginoon Diyos na, Lord, hindi ko po to kaya sa sarili ko lamang. I need your help. Kailangan po natin ng tulong ng Panginoon Diyos. Ano ba ang ating gagawin? It is a sign of acknowledgement or acknowledge natin ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga, show me your ways. Lord, ikaw ang magturo sa amin kung anong aming gagawin. Minsan kasi, nauuna pa yung nagpaplano tayo sa ating buhay na hindi natin kinukonsulta ang Panginoon Diyos. Pero ang sabi, the right way is to ask God first. Lord, what do you want me to do? Ano pa ang gagawin ko? Kailangan ko bang, kung limbawa meron kang pinagpe-pray na tao, Lord, kailangan ko bang makipag-date dito sa tao na to? Kailangan ko bang bilhin tong gamit na to? Kailangan ko pa po ba to? Pag ito ay meron kang peace sa inyong puso, sa iyong isipan, go on, move forward. Pero pag may hindrances, sabi nga po is hold off. Huwag mo muna, ipag-pray mo muna kasi God knows the best for us. Alam ng Panginoong Diyos kung ano ang nakakabuti para sa atin. In every morning, ask for God's the wisdom, the guidance. That is a sign of dependency on Him. Sabi nga po sa scriptures natin, dapat mag-humble tayo and God will exalt us. Sabi nga po ng Panginoon Diyos na kapag ina-acknowledge natin ng Panginoon Diyos sa ating buhay, siya po yung magbibigay ng direction kung saan tayo pupunta. Dahil kung sa sarili lang natin kakayanan, hindi po natin kaya ito. God wants to rely on you. Minsan kasi, sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to dahil na-promote ako, dahil matalino ako, magaling ako. Na-promote ako dahil magaling ako sa trabaho. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos ay mag-rely ka sa Kanya. Ang ating lahat ng gagawin, sabi, lean out to your own understanding. Huwag tayong mag-ano lang sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating talino. Kung bakit ka naging matalino, dahil yan sa Panginoon Diyos. Dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos kung bakit naging matalino ka. So all we have to do is to rely on Jesus. Amen? Sabi nga po eh, sa buhay po natin, kailangan ang Panginoon Diyos yung nasusunod sa atin, hindi yung sarili lang natin. Parang ang Panginoon Diyos yung lagi natin acknowledge sa ating buhay. Katulad din po ni David. Si David po ay naging isa pong murderer, tsaka po isa rin siyang adulterer. Pero siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon Diyos, mga transgression niya sa kanyang buhay. Humingi siya ng tawad sa Panginoon Diyos. In-acknowledge niya na siya ay isang makasalanan. Humingi siya ng tawad sa Panginoon Diyos. At nandoon nakita ng Panginoon Diyos ang puso ni David kung papaano siyang nagpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon Diyos. Kaya naman po siya ay naging isang a man God's own heart.
dahil malapit ang Panginoong Diyos sa puso ni David. So ganun din po tayo, no? Dapat kung tayo po ay nagkakasala, kung tayo po ay hindi nakakabigay ng kapurihan sa Panginoong Diyos, ask forgiveness and acknowledge po natin ang ating Panginoong Diyos na lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoong Diyos para sa atin ay yung the best. Dahil ang gusto ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak ay maging maganda ang future niya at maging maganda ang buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11 that I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ganito po ang plano ng Panginoong Diyos sa atin. Gusto ng Panginoong Diyos yung tayo po ay maging flourish, magandang maging buhay natin. Dahil ayaw ng Panginoong Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. Dahil ganun din po tayo. Kung tayo may mga anak, di po ba, gusto natin mapag-aral sila sa magandang eskwelahan, makatapos sila ng pag-aral. Yung maibigay natin yung the best. How much more pa ang ating Panginoong Diyos. Maganda ang plano sa atin ng Panginoong Diyos. All we have to do is to trust in God, acknowledge natin ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Wala naman po tayong magagawa. Ang magagawa lang po natin is to trust in God and rely on Him. Yun lang po, and to God be the glory. Let us all pray. Yes, Lord, I want to thank you that you are the God of impossible. You can do anything. I want to trust in your ability and not my own. Help us to focus on you and your power. Trust and obey your word. You are a mighty and powerful, a sovereign God, a righteous and true. You will never leave us. You will never forsake us. Thank you, Lord God, because we hold on your promises, Panginoon Diyos. You are so faithful to all your promises, Panginoon Diyos. Marami pong salamat dahil ikaw ay Diyos, Panginoon Diyos, na buhay. Alam po namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo kaming pagpapalain in all aspects of our lives, O Lord God. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa iyong walang samang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Our hope is in you. Our strength is in you. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Ikaw patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Ito pong samot na langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.